kahapon araw ng Birnes holiday dito sa New Zealand, tinatawag nila na Matariki. Yung ibang Pilipino mas pinili na mag-long travel saan man sulok dito sa New Zealand. At yung iba nagta-travel 5 hours papuntang Mount Ruapehu para masaksihan at ma-enjoy yung snow kasama ang pamilya. Kami dito mas pinili namin manatili sa bahay, magampuhan sa inuman at sa kapulutan, tawanan, kantahan, manood ng Tagalog full movie, action or comedy. Kahit bored na kami dito. Kaya sa paggising ko kaninang umaga, naisipan kong maligo, kumain at gagawa ng script para gumagawa ng content na ganito. Iwasan lang namin na pumunta sa malayong lugar gawa ng nagtitipid kami dito, gawa ng matindi na ang recession dito sa New Zealand. Hindi namin kasi alam kung anong mangyayari sa kinabukasan namin. Kung baga, iwas gasto lang. Di ba ang inuman gasto din? Di batas lang. Kasi narinig ko sa ibang mga company, nagko-close, nagre-redundant, at maraming mga Pilipino na pinauwi sa kanilang mga employer. Ako'y buong pusong nagpapasalamat sa aming company kahit papaano nagawan din nila ng paraan. Kahit sa isang linggo, may 5 araw kami napasok. May nakilala akong mga Pilipino, 2 linggo nang mulang nakarating dito sa New Zealand at hanggang ngayon wala pang trabaho. Sa lahat ng mga vlogger dito sa New Zealand, nagkukuntin nang nag-iingan nyo ng mga kapwa natin Pilipino papuntang New Zealand. Hanggat maaari, sabihin nyo ang totoo kung ano nakalala ang resisyon dito sa New Zealand. Kasi kawawa naman sila pagdating dito na mag-standby lang. At nanawagan din ako sa mga agency sa Pilipinas, hanggat maaari huwag muna mag-hiring papuntang New Zealand. Kasi kawawa lang ang mga Pilipino, lalo na silang maghirap dito.